Hi guys, and welcome to this third part of the series. You have learned something from the previous two videos about this topic, cost averaging. So in the first video, we discussed how to do the cost averaging method, and the second is how does it work. I hope you have learned something. So from a mathematical point of view of the examples that we have, especially the simulation of how to do cost averaging method. So by the way guys, I would like also to thanks to everyone, to those who have watched this video and to those who have subscribed on this channel. So I feel so grateful for your subscription, and I hope you will still continue to watch my videos. For those na ngayon pa lang nakakita ng video na ito, so for your information, this video has 3 parts. So may nauna ba dito na dalawa? Part 1 is how to do cost averaging, and part 2 is how do cost averaging works. If you want to see the videos, so may link dyan sa description sa baba. Just click it para maintindihan nyo kung ano ang series na ito about cost averaging. Before we will go to our actual simulation, so let me just remind you guys na if you are new to stock market investing, then you want to invest at hindi nyo pa kasi kabisado yung mga movements niya, I suggest na you invest on companies is listed in the Philippine Stock Exchange Index. So I will show you mga list ng companies na nasa Philippine Stock Exchange Index. Actually, the PSE or the Philippine Stock Market has more than 300 companies na listed. So, yung nasa index, so only 30 companies. So most of the big companies ay nandito sa stock index or the PSEI, kung sasabihin natin. So andito yung listahan, so 30 yan. So mostly siguro familiar kayo sa mga companies na yan kasi matagal na yan nag-cooperate, and until now, so mas lumalaki pa yung ibang businesses nila. So I suggest na if you want to invest as a beginner, so you choose this type of companies to buy shares. Again, before we go to the simulation, let me remind you guys to watch this video until the end, because I have here some screenshots of the graphs of each companies that you might be interested investing in if you are a beginner. So please guys, watch this video until the end. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so kindly click the subscribe button, pati yung bell, so that you'll be notified on my next videos about this topic, stock market investing. So okay, so hopefully guys, you will be watching this video until the end. Okay, so before tayo pumunta sa ating simulation, so papakita ko muna sa inyo yung price movement ni Pure Gold since 2011 hanggang ngayon 2020. Kasi nagumpisa si Pure Gold mag IPO last 2011. So yung price niya is just above 10 pesos, nasa 12.50 yung IPO niya. So kung napansin nyo, so from 2011 hanggang 2014, ito yung pag-angat ng price niya. Umabot siya ng nasa mga 45 pesos up. Tapos nag-move na siya sideways until 2016. And from 2016, tumaas na naman siya hanggang 2018. Umabot siya hanggang 50. More than 50, nasa 55 pesos yata to. And ngayon 2020, due to the lockdown, so ayan, bumaba siya, pero muling umakyat, so papuntang 50.
So, ito yung isa sa mga companies na gagawin natin example kasi nakita natin yung previous data niya. Although, hindi ibig sabihin lahat ng companies na yung mga datas na gaya ng ganito, hindi mo kasi ma-predict yung movement kasi ng isang kumpanya. Pero as much as possible, so sa sinabi ko na yung mga index stocks, so nag-ooperate na yan ng maraming taon. So even some companies are operating more than 100 years. So masasabi natin na yung fundamentals niya, hindi siya nababankrupt ng madalian. It means na kahit merong mga crisis, so talagang aangat pa yung kumpanya. Let's go to the spreadsheet. So ipapakita natin yung actual na simulation as we have used from our previous videos. Okay, so we are here again on our spreadsheet or yung Excel file na ginagamit natin. So, walang kaibahan ito sa ginamit natin sa mga previous videos natin, guys. So, yung ano lang is gumamit na tayo ngayon ng totoong figures. So, we'll examine it if the cost averaging method is talaga bang effective sa actual data na gagamitin natin from pure gold. So, yung simulation na ginawa ko, guys, is June 2013 tayo magsimula. Tapos, kung nakita nyo yung mga stock price na ginamit natin dito, ito yung actual na stock price on the closing period or of the end of the month. Ito yung price, so ito yung ginagamit natin. So, yan. So, iplaplat natin yan. So, every quarter. So, itong nakahighlight na kulay, guys, ang ibig sabihin nito is ito yung span of 3 years na nag-invest tayo sa pure gold. So kung titingnan natin hanggang March 2016, so kung titingnan natin dito sa gain loss natin, lugi tayo ng 5,941 pesos. Pero nung another quarter, nagsimula sa June 30, 2016, so nag-gain na naman tayo. Hanggang, kung makikita nyo yung progression, guys, tingnan nyo dito. Nagka-loss ulit tayo 2019 na. Pero from 2016 hanggang 2018, walang losses. At itong naka-highlight na green, guys, ito yung pinaka-mataas na gains na nakuha natin while doing the cost averaging. So, in this period of time, nasa 5 years na tayo siguro kasi nagsimula tayo June 2013. So, itong period na ito, March 30, 2018. So, umabot na tayo ng 5 years. So, kung yung objective nyo sa pag-invest nyo sa stock market is 5 years lang. So, kung makita nyo is pwede na ninyo itong ibenta para kunin yung position nyo at yung gains na nakuha ng inyong stocks. Pero kung hindi, pinagpatuloy nyo hanggang ngayon. So, kung makikita nyo, so umabot siya ng 30,000 pesos yung kuha niya, total gains. Kung nakikita nyo, hanggang 2020. So, itong naka-highlight, guys, ito yung nangyari last March during the lockdown. So, umabot hanggang 15,000 yung losses. Pero ang kagandahan ng kumpanyang ito, guys, kasi nasa essentials ito. So, ngayong June, so, as of this time na ginawa itong video na ito, yung price niya is nasa 44.7 pesos. So, bumalik na naman siya sa gains niya na 12,000 pesos. So, ito yung effect ng cost averaging. So, kung titingnan natin sa graph, so, very evident dito sa graph, guys, na most of the time, yung stock na ito is nandito sa positive side kasi ilang ulit lang siyang bumagsak sa from 2013 hanggang to 2020. So ito yung
effectiveness ng cost averaging. Kaya I suggest sa mga gustong mag-invest, so find the right company na doon kayo mag-umpisa. So doon sa suggestion ko na mag-invest kayo sa mga stocks na nasa index. This is one example of cost averaging method using actual price from pure gold. So as I have said, if you choose a company, so yung company na unti-unting tumataas yung stock price at nagmo-move sideways, so yan lang, yun yung ibig sabihin. Okay guys, so this is the actual data. So hopefully you've learned something from this presentation. So before we end this video, I want to show you interesting stock price movement of the index companies. So meron akong ipapakita ang graph sa inyo guys. Okay, so we have from Globe. So maganda yung pagtaas at pagbaba ng presyo ni Globe. So maganda ito for cost averaging. So since 2010 hanggang ngayon. Another is from BDO. So constantly tumataas yung price niya. So ngayong pandemic, bumaba siya. So maybe mas bababa pa yung presyo niya ngayon. So the last is Meralco, which is sa tingin ko wala namang presyo ng kuryente na bumaba. Kung bumaba man siguro, kaunti lang. So isa itong magandang stock for cost averaging. Hi guys, and thank you for watching this video, and this ends the 3-part series. So I hope meron kayong natutunan sa mga videos na ginagawa ko regarding cost averaging method. Unang-una, when you want to start investing, so I do hope na meron din kayong mga tinatawag natin na mga investment objectives or plans. So first, you have to know how much you want to invest regularly. Then what is your target? Will it be 10% growth, 50% growth, 100% growth, 1000% growth? So depende sa inyo na yan. So kung anong gusto nyong makukuha sa stock market, so gawan nyo ng plano. Kasi at the end of the day, that is your own money that you invested, and it is your responsibility. So for this time around, so the series ends here on cost averaging. So I hope you will subscribe to this channel so that I can make more videos and give you more information about this type of investment, the stock market. So I'm planning also to have a video on mutual funds versus the stock market. So stay tuned guys. So if you want to know more, so kindly press the subscribe button and ring the bell. Kung meron kayong mga suggestions, so kindly put it in the comment section. Meron kayong mga violent reactions dyan, or meron kayong gustong i-improve sa videos ko, so I hope I can hear it from you. So it will be part of my motivation also to make videos regarding this kind of topic. So I hope guys, you will be more interested to learn more about this investment, para at least marami na tayong mag-invest sa stock market. So that's it for today, and take care always guys, and have a nice day. Maraming salamat.